5 o'clock. Pero kanina 4 o'clock guys, nagpaanda ka tayo ng makina. Kasalukuyan yung pumapasok sa fish pan. So try pa rin natin buuin yung vlog ngayon kahit medyo maaga tayong mga after lunch. Mamaya prepare na namin yung pagbababarang ko ng binhe. Ay, hindi pala makita. Tapos hahatiin na namin yung mga binhe pati yung kay kuya, hatiin na natin. So luto lang ako ng noodles. Morning guys, kuha tayo ng mga sitaw. Tumatanda na lang, sayang. Ang ganda pa naman ng bunga. Ay. Ba, matanda no, pag gagawin na lang namin ano yan, binhi. Ito guys ang problema ng sili ko yan, lapnos. So papapitas ko na lang yan, tapos ispray yan doon sa bagong gamot. Hindi pa kami nakapag-spray ulit nung binili kong bagong gamot eh. Ito pang problema dyan, kuto-kuto ganyan no. So, pero nung last ano, nag-spray pa lang kami niyan. Pre, yung pre-baton ginamit natin. Sa kabila, mamaya na lang yun. Marami rin bunga sa kabila eh. Baba tayo mamaya dun. Dito muna. Hulog. Guys, dito madami. Medyo matandang mabuto, kunin na rin natin. Pwede pa naman yun. Yan ang masarap pagka may talim kang gulay. Fresh lagi yung ano mo, uulamin. May mga bagay, may balak naman ako yan, mga alaalagang manok, bibi. Kaya lang provide muna tayo ng kulungan guys, medyo wala na kasi akong peso dito sa ano, ay sa fish pan. Kasi akong ano, so yung balak namin ni Kuya Lay, gagawa kami ng kulungan dun sa tabi ng gripo sa may bagong, sa may bagong poste natin guys. Hindi naman kalaki yan, kagandahan na ano lang, kawayan, hindi kagandahan laki, hindi mo tayo mag-aalaga ng marami. So it guys, bali naisarado na natin yung papasok dito sa fish pan natin sa tubig para dumiretso na lang doon. Medyo mabagal kasi guys eh.
mabagal yung, pero naano naman na yung tubig sa fish pan, okay na. So sinarado na natin, bali dito na diretso daan tubig yan. So agad nakaisang pitak tayo. Nandun na si Kuya Liv, no? Siya na nagbukas ng ano natin, ng lakwas. Tingin ko nandun na eh. Nagsaing ako. Para may almusal kami. Mag-itlog na lang siguro kami. So mamaya guys, nandun lang sa kabila yung ano eh, yung nagsusuyod natin. Pinagawa yung ano dun. Hindi natin agad nasabi na may isa pang ano dito, may isa pang pilapil dito yan. Kasi kung di tayo magpipilapil dito guys, mamamatay itong tanim natin, yung sweet tamarind. Kailangan may pilapil dyan. Kung mamaya sabihin ko, kung maitutulak niya yon, nakumbok na lupang yon, kung maitutulak niya papunta dito, kahit ito, kahit kung medyo mataas dito, para ano, nibaling mag-additional tayo kung ano. Bali yun, yun na lang, hindi natin nababayaran yan. Yung pagpipilapil, bali 1,500 yan per hectare. So hindi pa alam magkano babayaran natin. Si Kuya Joel, si Kuya George, 750 sa kanya. So yun tayo, mas mababa niyan dun. Tapos yun nga guys, kung baka may magtanong bakit hindi kami ang nagtatrabaho mismo sa bukid. Kami naman guys, ang nagiging ano lang mga kabukid, wala kami sariling tawag dito, hand tractor. Tapos sa suyod at saka doon sa ano, nakasidente kasi si Kuya Lay. So meron siyang bali dito, kaliwa. Hindi pa siya makapagtrabaho ng mabigat sa bukid. Isa pa, wala din kaming kalabaw na magagamit. Si Tisay kasi, unang-una buntis siya, tapos hindi pa siya naaral. Kaya hindi pa siya marunong magtrabaho sa bukid. So, kaya yan, yan. Rota, syempre, wala din kami, lalo na wala kaming, ano, wala din kaming traktor para magparo, ano, kaya nagbabayad kami. Yung pagpipilapil naman, ang marunong is si Kuya Lay. Gaya na sabi ko, hindi pa siya pwede magtrabaho ng mabibigat. Hindi ko alam si Kuya George kung marunong eh. Yun din, wala din kaming pinakamain talaga, wala din kaming kalabaw na magagamit. Meron naman kami pang araro tsaka suyod eh, meron si Kuya. Kaya halos nagbabayad lang kami sa mga ano, tatrabaho. Pero the rest, kami naman po yung tatrabaho. Yung di lang kaya, yun lang ang pinapatrabaho namin sa iba na nagbabayad kami. Tsaka guys, yung dito pa lang tinaniman natin ng sili, hindi na tayo magtatanim ng gulay dito guys. Kasi hindi siya nawawala ng tubig. Lagi siya may sibol. Ayan, may desisyon kami ni Kuya na sa susunod hindi na muna kami magugulay dito. Kasi katabi lang din ng ano guys eh, ng fish pan. So yung tubig ng fish pan pumamaano din dito. So ang balak namin, kung nakikita niyo guys yung unang pilapil dyan, hanggang doon sa kasunod kay Kuya Joel. Yung kasunod doon yung sa atin, yun sana yung binabalak namin naman na gulayan ni Kuya Lay. Kaya lang medyo mag-iipon muna ng budget kasi magbabalag kami. Sabihan ko lang siya no. Bab, malari ko pang pakain kahit kayo na, pilapel. Pilapel? Oo. Hanggang gaya Kenny, oo. Yan, ini siguro. Kahit diretso yakan ta ba, pe, may tutukin rin pa kanyang Kenny. Diretso yakan.
ayan guys, nakausap natin si Tito. Nakasama na nagtrabaho ni Alian ni tatay ko. So ayun nga, pinapaano ko yung ano dito, pilapil diretso. Tapos yung nakaumbo ko na yan, nasabi ko na rin na ilalagay dito para tumaas siya. Mamamati itong talim natin sa palok guys. Kung alam nyo naman ang palay laging babad sa tubig, mamamatay yan. Yung mangga natin doon namatay na, nababad din sa tubig. So after naman yan, ayusin namin ni kuya eh. Kung kailangan mag sandbag or ano, ayusin namin ni kuya. Ayun, nagbukas na rin ng lawas si kuya lagi doon sa kanya. Ay, hindi na kay kuya Kajor dyan. Pero alam ko magbubukas na siya yan para maidiretso na yung ano. Nasa pangalawang pitak na. Kaya ano palang pala to, kay Kajors palang to may tubig pala. Yung kasunod palang sa akin. Na wala naman tayong paligi na, inalis na muna natin. Kaya yan, diretso. Dadaan na, ito yung papatubig tayo, dadaan at dadaan kay Kuya Joel. So yan guys, ilang taon. Hindi na rin alam nila kuya kung ilang taon nang nakalipas nung huling nagsabog ng palay na basa. Kaya yan. Kaya naging gaya nga kung napanood yung mga naunang vlog na nabanggit ko na tela bangka ang lupa dito. Dahil nga puro ilang taon na puro sabog tanim na tuyo. So hindi siya narorota, hindi siya nasusuyod. Tinatawag na binabasag, sabi nga yung ginawa kahapon. Kaya yun, hindi nagpantay yung lupa. Pero yan, okay na yan, naayos na yan. Meron pa tayong isa yan sa Sabado guys. So abangan nyo sa Sabado, sasabog kanim kami ng basa. Bukas babalik ako dito para magbabad na din kami ng binhi. So mamaya din ayusin namin ni kuya. Mag-aalamusal lang kami muna. So ayun guys, bibili lang ako ng itlog. Itlog na lang almusalin namin ni kuya. May sibuyas kaya ako. Ay, may sinaing natin. Hindi ko makita yung apoy. So ayun guys, hindi makuha sa suyod dyan kasi, so inararo muna nung ni Tito. Babalik na lang mamaya yan para sa susuyo rin. Taas kasi hindi aakit yung tubig dyan, masisira yung palay. Alas maybe pa. Ayun guys, alisin na namin yung pinantukod. So yun guys, nandito kami sa lumang bahay. Sa bahay ni Lobel. Gagawin namin tigdala-dalawa yung binhi namin. Thank you.
So ayan guys, magtatali na lang kami. Yung isa kasi kailangan timbangan dahil hati sila ni Ka George sa si Kuya Lee. So kailangan parehas na parehas yan. Tig 20 kilos, 40 kilos kasi isa eh. Ngayon mayroong base dito. Naisip ko lang kung may pupeso sa kubo, tapos lalagyan natin ang ano, isda. Niya ba? Ano, tingnan muna natin. Tanong muna natin kung kasama dito sa bahay itong base. Baka kasi hindi pala. Tapos may ibibigay ako kung ano kay Tita Susan. Ito. Christmas tree. Isang araw niya pa inaan, nakakalimutan lang namin kuhanin dito. Alam ko may mga ano yan eh. Alam ko may mga pang design. Ito ba yun? Huwantin niya inyo, oh. Kay Christmas tree, tanga niya rin ng Tita Susan. Ano yun? Ayan guys, okay na lahat. So, bukas, sakakutin yan papunta sa... Saan ka magbababag ko yun? Fish pan? So, sa fish pan. Oo, doon siguradong hindi magmaan eh. Hatid natin kay Tita Susan itong ano. So yun guys, papakain kami ng tilapia. So dahil binuboost natin sila sa pagkain, susubukan natin ng 11 kilos per day. Kasi yung doon daw umaabot siya ng ilan kuya? Isang sako? Hindi, 25 kilos a day. Tapos 4,000 fingerlings lang sila, o 4,000 pieces na tilapia. Kaya lang ayoko lang mag-take risk ng ganon. Subukan muna natin sa 11. Ayan guys, bali ito na muna yung gagamitin. Taka niya pa diesel niya. Yan na muna yung gagamitin natin. Medyo mahina tayo magpapasok ng tubig dito eh. Dito malakas. Dahil dyan lang kukuha ng tubig sa sapa. Ito galing sa ilalim. Pinipira sa sapa.
doon sa hayaan lang muna namin. Dadalawin namin para mabilis makapunta doon sa palayan. So ayun guys, puntahan natin yung paligi natin. Baka ano, lakas na eh, lakas na ng tubig. Dalawang makinang ginamit natin. Sigurado malakas. Baka masira naman yung tinabon natin dito. Galit ko. Para hindi na rin gabihin si na kuya. Bilis oh. Hela pa tagul dalawas ta kene. Karmelin ta mo. Nya magbabad kin yan. Wala tin nasamot danom sa papa pala. Oo. And guys oh, ang dilaw ang ala na lang agos. Gastado ko lang sa diesel niyan. Dala-dalawa. Pero di naman matagalin guys. Yung sa atin lang dadalawahin natin. Ikaw kuya, di ka magdadalawa? Matipid naman sa diesel yung isa. Si ano rin yung guys oh, yung nagkukurimaw. Si Tito Romel. Siya rin yung nagrota dito sa atin kahapon. Ay kahapon ba? Kahapon. Pag ano, laging sulit itong anong to kay Kuya Joel. Laging dyan ang daan ng tubig ko rin eh. Pero wala siguro. Kung may daga dyan kuya, nandiyan yung mga nandadaga no? Ba, yan din eh. Hindi yata nakuha na yung pilapil. Ayoko. Alo, mandag siya ba? Punta na ang tsukin ni Garibabang Karas niya. Para tayo punta lang. Lawin tayo karas niya. Lawin pala mo na. Siya lagi. Siya nalapit lang. Siya ako pagkat yun eh. Na. And guys, nandito tayo sa dulo ng palayan. Naka-online si na mama ko niyan, naiwan yung cellphone sa kubo. Kala ko doon lang kami mag-check sa ano eh. Tiningnan na rin natin dito. Likewise, paano na to? Sandali na lang to, hintayin na namin ni kuya para makapagsara na kami. Sakto nung kuya, magbubukas tayo sa iyo nun, no? Ang taas nun dun ni kuya, parang lalong tumakas kuya. Okay, ako yung kuya, susuyo rin ko nga. Ah, yung sayo meron ka? Mataas, wala pantay lahat. Ayo. Yan, so, ano yun ni kuya yan. Sarulan mo pa? Apo tanga tindanom na
yan, ganun yun, ganun. Last na lang, pahinga muna tayo dito sa ilalim na madrak ako. Ano rin to guys, patubig din yan, ayan o, ang tubo. Kaya lang, mahina ata to, no? Malakas to. Ah, malakas to? Ah, ba't di natin gamitin? Ay, hindi pa akit pala, no? Hindi pala akit yung tubig dun, guys. Hos. Oo, hos. Dito ka nagpapatubig, pero dumuunahin, no? Hindi natin mapapabunot to? Para sana magamit na lang kaysa sa ganyan, hindi naman natin nagagamit bilang ano. Ang dapat siguro sa atin yan. Noon siguro umaakit, no? Tubig. Yung ano to, hindi dumaan, hindi kung ano dito. Noon hindi pa nasira dun, no? Kaya nagpag dito. Alam ko naligo na rin kami dito eh. Pero yung natatandaan ko doon, nakapaligo kami doon yung isang patubig natin doon guys. Tubo. Lumitaw ata yung motorayot kuya. Ay medyo ano pa, ay yung motorayot guys. Medyo hindi siya kita. Kasi nagbabadyang uulan. Sabi nga ng matatanda nun, di ba kuya? Pag may ulap ang Mount Arayat, uulan. Nakikita nyo parang malapit na ganyan yan guys. Pero pag pupunta mo yan, layo pa, no kuya? Yung sa kabagayan natin sa Turo Arayat, yun, no? Halos paanan na ng bundok yun, ha? Baka daw si Insan Lorenzo yung nagdadrive nung, ano, traktora. Ayan guys, nagsasara na tayo ng lawas. Tapos, papapasukin natin kay Kuya Lay. Ah, dudug pala ka pala ko. Ay, patang... Arano? Na? Dudug pala rin. Mga sibad dagat yan guys, mga lumilipad. Ayan, dumada po sila dun, no? Buti medyo umaling araw. Hindi. Ayan, sakit. Tumatagos sa balat yung. Ayun guys, pinagkukuha na natin ang duckweed. Ayan, isusumo ko na lang pag edit ko. Siya kalayo. Pupunta doon sa kubo natin. So ayan guys, kapagod, nandito na sa kubo. So ayan, tinuman natin yung isang drum doon. Yun, sa may kulay blue doon. Dalawa yun eh, tinuman natin isa. Ang kalahati nito ng hatubi natin, lalagyan natin doon. Pambabad natin bukas. Ay, pagod. So okay na sa atin. Kapag bumaba pa yung level ng tubig niyan, patubig ulit tayo. Aksaya ito tayo sa diesel ngayon. Ay, kainit. So ayan guys, tapos tayo nagpahinga at nakakain. Nandito na yung nagtitilapil natin guys. Ay, basta banda mo mo kayo ni Bob. Sa palok? Hmm. Mati yan nung ikaya din ang pilapil niya, bak? Ay, tambulan pa niya ano.
Ayun guys, pruning tayo ng konti bago mo. Aray ko. Bago mulis. Kailangan ko naman na to. Ayan guys, kahit nandito lang siguro bago tayo umuwi. Hali alas tres pasado na, umaga tayong uwi ngayon, mga 4:30 uwi na tayo. So ayan guys, ayusin na lang namin bukas itong tilapil. Malambot talaga yung lupa, hindi magawa nung namimilapin natin. Tapos makapag-pruning tayo. Hindi ito lang kailangan may matulusan ng iba eh. Kailangan makapagdamo na rin. Yan, magiging busy pa rin para tayo niyan hanggang next week. Dito madamo na. Ito bukas tayo natin mag-pruning bago tayo makapag-spray. Tapos tayo ay silipin muna natin itong bukid. Ang daming ibon pa rin, no? Ayan guys, tayo uuwi na 4 o'clock para makaganoon tayo makadating sa bahay. Ayan po, salamat, maraming salamat po sa mga nanonood at sa walang sawang suporta, mga regular na nanonood po sa atin. Maraming salamat po. Ingat po palagi. Adios.